Sound, hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron ba tayong sound? Okay, meron ba? Okay, alright. Alright, so, magandang hapon po sa inyo mga kaibigan. Live na naman po tayo at dumako na tayo sa panghuling yugto ng ating usapan na ito, tinatawag natin meditation and youth resilience. So, bago po tayo magsimula, the usual way na simulan natin ating programa, gagawa po muna tayo ng music meditation or yung tinatawag natin. Chavez. Haribo, nitaigo,
Nicole. Alibo. Alright, so just maray na hapon sa inyong lahat. Maray na hapon po. Okay, so ito na po yung huling yugto. Okay, nagtatawag natin meditation and youth resiliency. So, itong mga nakarang araw, meron tayong mga showcase ng mga kabataan. Unahin na natin si Mark Alibea from Lower Bongga, Bacacay, Albay. And also, nung Friday ay meron tayong showcase sila Kenzo, Tom, and Angelo. So ngayon naman po, kasama natin ngayon si John Carr. Okay, Kampit. Andito po kami ngayon sa Ciudad ng Pagkamuot, Tabaco City. Alright. Okay. So, bago tayo magsimula, syempre, of course, yung mga kaibigan natin nanonood, ano? Shout out sa inyo dyan. Shout out sa lahat. Okay. So, pwede nyo rin pala share ko. At least, kahit paano, kung meron kayong mga friends na makarelate sa usapan na ito, no? Lalo-lalo na sa usapang mental health. Right? So, pwede nyo i-share. Okay. So ngayon, syempre, bago tayo simulan itong usapan na ito, Carl, right, kumusta? Safe lang ako eh. So, can you give us a little bit background of yourself? So, marahay na hapon po sa gabos. Ako po si John Carl B. Gampit. Nagkaklase po sa Bicol University, third year, College of Arts and Letters, na nag- Bachelor of Performing Arts and Theater po, and I am a poet, a rapper, and also known as Carlo Campit. Yes, sir. Local, ano ito, no? Local artist local from Tabaco City. Okay, so kumusta naman pala ang eksena mo nyo dito sa Tabaco, sa rap scene? Meron po kaming mga pinagkakaabalahan na proyekto sa Scoop Entertainment. Abangan nyo ho yung proyekto namin sa Scoop Entertainment tsaka sa Desenium album ng SPS. Okay, so very active kayo dito talaga. 4511 Momentum, yes sir. Right. Shout out sa lahat. Alright. Okay, so ngayon Carl, as kagaya ng mga ibang flow na tinatanong ko sa ating mga kabataan na finiture dito sa ating talk, so umpisahan na natin. Meron tayo dito mahabang lista. Hindi naman. Alright. So, Carl, bakit rap genre or music yung ngayong natipukan? So, bata pa lang ho ko, parang si uncle ko nagpapatugtog lagi ng mga rap song. And sino yan na uncle mo? Si Leo Campit. Shout out sa yan, Leo. Shout out, Uncle Leo sa Manila. Okay. Tapos yun, lagi siyang nagpapatugtog, tapos bata pa ako, parang yun na yung nahilig kong music. Tapos dumating yung punto na grade 6, mga 187 Mobsters Day, so mga flip ka ako, mga gangster rap. And nung grade 10, nung nag-grade 10 na ako, saka dumating yung punto na parang iihi lang ako ng classroom, tapos nakita ko si Mark Alibea at si Imhotep na parang may pinagkakaabalahan yung dalawa sa corridor. Tapos sabi ko, "Uy, tol, ano yan? Ano yung pinagkakaabalahan nyo?" Sabi niya, kasali daw sila sa rec the mic. So sabi, kulang daw sila ng isa. So ako, parang sabi ko, sige, try ko nga magsulat, try ko nga to. Tapos yun, parang doon na ako nagsimula. And that is, anong taon yun? Anong year? Grade 10. Grade 10? Oh, grade 10 ako. Ano yan? Sa Tabaco High? Tabaco High po. Tabaco National High School. Okay. So Hino ko na yung date. Si Mark Ali pala talaga yung salari. Mark Alibea. Shout out sa'yo. Ikaw na naman to. Okay. So ngayon, syempre, kung titignan natin, ilang taon ka na ba nga nag-aano? 2016 po. 2016 ako nagsimula. Ilang taon na yan? 5 years. 5 years. Wow, I've been rapping for 5 years five now. 5 years. Diba? Local scene. Yes, sir. Diba? 5 years and counting. Pwede si Carl, matagal ko na rin itong nakasama. No? Noong pa man ay dumadalo na ito ng aming mga programs and activities. Tinatawag nating Musikarahayan. Musikarahayan. Diba? Dyan pa natin yan hinihelp sa Tabaco City Park. Ano? So
we are sino-showcase natin doon yung mga young artists with their own original composition. So, nakita ko rin yung talagang ano nito eh, consistency and determination. Naman, di ba? Okay. Now, so, syempre, 5 years na yun, no? So, nagsimula ka at a very young age, high school. High school po. Okay. So, ano yung mga naging challenges or challenges na na-experience mo sa pagsusulat ng inyong kanta or ng rap? Well, you've been bullied. I have been bullied a lot pagdating sa pagsusulat. Lalo na nung nagba-battle rap po ako, syempre parang ano na eh, parang likas na sa battle rap syempre, yung bullying. Yes. So, parang hinahanapan ako ng kanta ng mga kapwa ko battle rapper na, "Uy, paano mo nasabing rapper ka? Wala kang ngayon nasusulat na kanta," parang ganun. Yeah. Tapos yun, parang pinakita ko naman sa kanila. Ginawa ko lang yung karapat-dapat gawin. Pero syempre sa battle, 'di ba? Natural naman 'yun. Oh, kanta talaga, 'di ba? Grabe. So, pero syempre, dititake mo ba 'yon as personal? Minsan po. Parang hindi ko pa po kontrolado dati yung emotion ko. Actually, hanggang ngayon eh. Pero so far, kaya lang. So, tinitake mo siya. Kailangan mo siguro matutunan yung papasok sa kabila at nalabas mo dyan, no? Well, na-stuck siya dito. Well, that's the nature talaga nun eh. Diba? That's why. Battle rap. Alright. But right now, ano yung pinakakabalahan mo ngayon? Because nakita ko, lately, meron kayong mga performance. So you're focusing on writing? So, nag-focus po ako sa writing modules. module. Pero yung pagsusulat? Yung sa pagsusulat po sa kanta, parang kinukunti-kunti ko. Kasi hindi po, hindi parang nakabase ho sa mood and sa environment yung pagsusulat ko ng kanta. Parang pag nandito lang ho ako, parang naisip ko na parang sobrang limitado lang yung area. So, sobrang limitado lang rin lang naiisip ko. So, minsan, mga kalahating oras, ay mga kalahating, parang midnight ng gabi, lalabas pa ako niyan, magmumuto, tapos pupunta ko dun sa seawall or kung saan natahimik. Tapos dun ako magsusulat. Ganun din, pareho rin kayo. Tapos kasi, hindi mo naman talaga mapipilit kung ano yung susulat mo. Like, syempre, natawag nga natin, inside, di ba, as an artist, young artist, di ba? So, hindi ka naman parang ganun lang kadali sulat, di ba? So, hindi po kailangan madaliin. Yes. You can't rush. Oo nga eh. Di ba? Hindi na nga yun eh. Pero, syempre, unfortunately, right now, everyone wanting to be famous. And then, gusto natin madaling, ano yan? Yes. Umangat, di ba? So, everyone is rushing. Di ba? So, sangayon ka ba doon? Easy success. There's no such thing as easy success. So, kailangan para talaga. Kailangan hard work, grind, determination 24/7 dapat apply. Wow. Okay. So ngayon, since ang tema natin is youth resiliency, meditation and youth resiliency. So, pag sinabi kasi nating resiliency, ito yung katangian ng tao, adapt. Okay? Sa ano mga scenario or situation natin sa buhay na nahihirapan tayo. Diba? Kahapon ay the last conversation na meron ako ay na-bring out doon yung tinatawag natin na yung art at a form of a medium of resilience ng mga kabataan ngayon na ilalabas nila yung stress nila doon, diba? Dancing. Kaya ngayon TikTok, ano rin yung sa mga kabataan yan, ito, na ilalabas nila doon. And then, yan na nga, yung pag-rap, art can help you escape kasi, escape. So, ano yung mga na-experience mo during the pandemic na nakatulong sa'yo somehow or the other na makapokus sa buhay mo, sa ginagawa mo, and then ano naman yung mga negative? So, kasi syempre, diba, during the lockdown or kahit until this point, ano yung pinaka-experience mo? Nahirap. Nung lockdown, parang nagkaroon po ako ng chance na maging mas close palalo sa family ko. Kay lolo, kay lola, sa mga nakapalibot sa akin na parang tinitake for granted ko lang noon. Okay. Tapos nung
nagsimula mag-lockdown, parang, uy, lana. So, panik hindi ka, parang hindi ka. Hindi po. Hindi po. So, gano'n ba talaga yung mga kabataan ngayon? Hindi kayo close po talaga sa family. Ano, parang na-isolate po ako masyado sa family namin. Oh, but hindi lang naman ikaw kasi last conversation that I have, meron ding sumagot na ganyan eh. Yun din yung parang ano sa kanya. Parang, kasi yun na nga, yung close siguro sa parents. And then, time na nag-lockdown, kasama niya na, di ba? Parang, pero sa iyo, naging positive. Ano yun sa'yo? Positive. I feel you, bro. I feel you. Okay, ah. So, ngayon ko lang din ngayon na, ano yun, kasi parang, di ba? Okay. So, yun, that's tapos the nung, positive. Ano pa? Nung, yung ano yung negative naman parang yung nung starting ng lockdown parang rabas man giraray kiraba sir pero labas ka na oh may quarantine pass ako noon quarantine pass ako tapos ano parang uhaw na uhaw kaming mga tropa noon sa trip parang ano 2020 pa yun pala yung matitigas sa ulo. Na. May face mask naman. pero ba? Okay. So, pero at least, kahit pa paano, hindi pa natin hihingi, pero hindi naman kayo nagka... Hindi po. Oo, diba? Pero siyempre may hindi pa rin sumunod. Pero hindi nga natin masisisi kasi, alam mo yun, yung parang kuryong-kuryo ka na. Nasa four corners ka ng bahay, no? Nandito lang, so, apat na tulo-kulong. So, parang, siyempre, ako noon, nung bumababa nga ako dito eh, kasi from kami sa Bakakay, di ba, sa Bunga. Pag bumababa ko dito sa Tabaco, parang ramdam ko talaga kayo. Yung alam niyo yung lockdown, hindi ka nga basta-basta makapasok dito, di ba? So parang ramdam ko yung parang may feel mo talaga dito yung tension, yung boring. Di ba? Kasi doon, kahit pa paano saan, kasi meron pa mga ano yan, trees, mga ano pa man. So hindi ganun katensyonado. Pero syempre dito, po. Ang dami, gumagawa talaga kami noon ng paraan eh. Minsan naga-skateboard, naga-eri-skateboard pa duman sa ano sa... Ngayari tayo ni Mayora. Alright. So, nag-eri-skateboard. Oo, nag-eri-skateboard pa duman sa ano. Why? Tawag anyway, sa asset. Tawag ito, well, that's a negative. Negative ba yun? Mm-hmm. Naging matigas yung ulo mo. Hindi po. In terms of your... mental state, mental health, diba? Does it give you a negative feedback sa sarili mo sa health mo? Nung pandemic. Naka-experience ka na, feel like, depressed? 2020 was, was like my dark night of the soul. Dark night? Okay. Of the soul. Parang, ano eh, parang grabe, napipil ko ho yung tension and at the same time parang napipil ko na parang lahat ng mga ano eh, parang basta, grabe, parang bigat, burden. Ang bigat, grabe nung 2020. No, lalo na ho nung December, December 2020, grabe talaga. I understand, kasi yung December talaga, yun yung bagyo eh. Ikaw ba naman, tamahan tayo dito ng tatlong mga sunod-sunod na bagyo. Diba? So, yeah, di ba? Part na talaga, actually, that naman tayo. Every December po, meron eh, na bagyo. Kaya nga yung iba, nag-alitan sa Bicol talaga, eh, no? Because they want to escape from this thing. Pero actually, good thing with that is because sabi naman nila, kapag na-experience naman yung hardship, that makes you suffer. Diba? Yun na nga yun. Siyempre, wala ka namang magagawa kundi accept mo yung reality. Tama? Tanggap. But ang bukod tangi lang nating mababago ay yung kaya nating kontrolin. At yun yung mga emotion, yung how you react to the situation. Tama? Mismo siyempre, po. Siyempre, hindi mo naman magawa. Kaligatan man yun. Don't worry about the things you can control. Yung kaya mo lang makontrol, yung kaya mo lang ma-handle. Ito yung bagay na paano ka mag-react. Diba? So, that's mga, ito yung magtutulot ng positivity sa buhay nyo. Diba? Tama ba yun? Mismo po. Okay. So, ngayon, talking about mental health, diba? So, ano yung mga pagkakaiba ng na-experience mo? Sabi mo, nagtutulad ka ng modules. Diba? So, syempre ngayon, diba, nasa ano kayo eh? Nasa tinatawag nating online class. Diba? Syempre, as a student, bagong phase to ng class ng system of education kasi online.
hindi kagaya ng nakikita-kita kayo. So, is there any difference at meron bang epekto ito sa inyo? Malaking difference po yung nangyayari ngayon na ano na learning system sa parang sa dati. Kasi nung dati po, parang may chance ka makapag-interact ng namarhay sa pag-iriba mo. And ngayon, parang mas tinuturuan, nagigain ko man na, ano, na insight na garo, nagiging independent ako ngayon pag abot sa pagklase. So you need to parang tulungan mo yung sarili mo talaga. No choice. Walang choice talaga. But well, to cope up. Siguro, dahil siyempre tayo naman ay highly sociable kasi yung tao. So, pero kailangan talaga natin ma-experience na meron tayong kasama. Pero at this time, yun yung challenge sa inyo, no? Talagang kailangan mo mag-focus. Diba? Ano ba yung sistema mo? Kasi si Ali daw, umaga, diba? Gagawa na siya ng gawain bahay. At paggabi, gagawa siya ng module. Ganun ka rin ba? Oo, oh, paggabi. Gabi na manage mo yung usually gabi. Kaso ngayon po, parang, ano, nag-stick muna ako sa sleeping schedule ko. Parang, mas nag-try ko yung na matulog ng maaga kasi Matulog ng maaga yung kasi. Rest talaga yung pinaka-importante sa lahat. Ay, paano ngayon kasi, eh? Sabi, may mga nagsasabi sa akin, alas-stress daw ng madaling araw, eh, gising pa yung mga kabataan, di ba? Kaya kabala ko mga parapol eh. 3 a.m., imagine that. I mean, 3 a.m., gising. Bakit naman? 3 a.m., well, baka nagahanap ng mga kadyan. Patay tayo dyan, di ba? Well, pero, ma-advise ko lang ho sa mga nanonood, rest. Yeah, tulog. No? Tulog talaga ho kasi ang hirap na pag tinamaan ka ng insomnia. Like, ako, personal experience ko, lately lang po, nagkasakit ako ng ano, ng parang kalintura. Tapos, fever. May insomnia pa na grabe. So, di talaga ako nakatulog. Maybe because may wifi ka, sabi nila, di ba? Wala na ako kung... You have wifi. Wala na ako kung ano nun, parang, ano, gain access ng mag-cellphone kasi okay. Hindi na ho talaga kaya. Tapos, parang 7 a.m. na ako nakatulog. Tapos, may lagnat pa ako. Tapos, grabe talaga. Ngayon, parang binabawi ko na kasi nahanap ko na yung, ano eh, dahil hindi, consequence. Ano yun, nagkasakit ka dahil hindi ka nakaka-rest masyado. Masyado kong na-abuse yung sarili ko. Ano pa naman pinagkakaabalan? Ngayon? Dahil hindi ka nakatulog. Parang, ano eh, nasanay na ho yung body clock ko, parang gano'n. Na-reset yung body clock ko. Kasi may mga instances rin ho na parang nakakapag nagsusulat ho ako ng magdama, from 1 a.m. to 3 a.m., parang ganyan. Tapos, magse-cellphone na lang ako nyan na mga natitirang oras, tapos magre-rest. Grabe, parang no? Parang ganun ho. Grabe. Pero, during my time, yeah, ganun eh. Well, shout out, Joel. Talking about my time, kasi ako noon, well, syempre, duman naman tayo dyan sa pagkakabataan. Tao tayo. Yung tito natin. Yung tito Reno. Pero during my time, ganito ang schedule ko. Okay? Well, you know, 10 o'clock in the morning, alam mo ba na magkapit? Yan lang ako, Riosa to, di ba? Ngayon ko lang nalaman. Batang Riosa ito si Reno. Okay, dito ako dumaki sa Riosa. Yung sa street, yung siyudad ng pinaka-busy sa tabako. Mismo. Okay. Yun ang nagturo sa kong kikabos. Okay. So, I would like 10 a.m. Diba? 10 o'clock ako niyan. Labas na ako sa bahay namin and then I will go skate. Saan? Yung school. Tambay ako dyan. 10 o'clock in the morning. Ako. And then, I will go to mga tropa. Mag-skate kami dyan. School. Uwi na ako niyan, alas 10 ng gabi. So, from 10 a.m. to 10 p.m., ganun yung aking ginagawa. Routine yun, boys, routine. Parang kayat ko talaga. Wala kaming ibang ginagawa. No? Well, you know, hindi mo rin kami masisit kasi noon. Wala pa man noon mga Facebook, wala pang YouTube noon. Diba? Talagang raw. Diba? Cassette tape lang ang pinapakinggan. Okay na yan. Diba? Larga na. Kaya nga din, na-introduce kami sa meditation. Dahil, yun, di ba, parang may nag-invite sa amin, tropa rin namin. So, during that youth time. Pero isipin mo yun, 10 a.m. kami, hanggang madaling gabi, i-skate kami. Ano
bata, yung kamisal bahay. Spot? Oo, spot. Pero, tama yung sinabi mo na kailangan talaga ko eh. Rest talaga yung pinaka mainam na, like, pinaka the best na regalo na matatao mo sa sadiri mo. Best. And lalong-lalo na ngayon, diba? Siyempre, sa social media, panay tayong scroll, diba? Merong effect din yun eh. Unconscious scrolling mo. Oo, diba? So, na-hook up tayo doon. And then, alam mo yun yung overthinking, stress, yan. Worry, grabe. Comparing our life to others. Malaking impact yun, no? Diba? Ang bigat, tapos pagsabay-sabay yung ang bigat, yun yung sinasabi mo na mabigat. Okay. Alright, so how do you deal? Personal na sagot mo ito, no? How do you deal with your mental health? Ano ba? Nakatulong ba sa'yo yung pag-relap? Opo. Oh, na, well, pag like, sa mga instances na parang di ko na alam yung nangyayari sa loob ko, parang nagsusulat na lang talaga ako. Parang nagsusulat, tapos minsan, meditation, parang shower meditation yung tinatry ko. Shower meditation. Shower meditation. Parang umuupo lang ako sa floor ng CR natin. Tapos, so it's like, medyo lapit daw tayo sa mic, sabi ni CJ. Ay, yun. Sige. Salamat, CJ. Okay. Tapos, yun, parang binivisualize ko lang yung sarili ko na ano, ma-cleanse ng tubig yung energy ko, and I will make sure na pag lumabas ako ng CR, ano, I feel light na. Alright. So, you're like visualizing. Tapos, minsan po, parang ginaground ko po yung sarili ko sa, ano, sa earth. Grounding. Yeah. Grounding. Binivisualize ko rin po yung sarili ko na parang pinupul, parang tigturok ng earth to energy ko. Okay. Makiraro sa iya. Yeah. So, that's your way, di ba? So, to parang pangalagaan yung mental health mo. Tapos, laking tulong man po sa kuya kahit si ano po, ang pag duman ko po sa center sa Haribol, sa Legacy. Like, inot ko pa lang kung bisita duman. Inot ko pa lang kung bisita duman na hiling ko na to, ano, parang namatian ko na to energy kang place. Yes. Na, so, ito yung meditation center. Okay. Grabe na, ano po ako ito, nabighani po ako ito ni Matay. Wow, nabighani. Sa center po. Ayos ah. What, that's the word, okay, bighani. Okay. So that's, you see, that's how you deal with your mental health, di ba? So you visualize. But you see, there is also a deeper meaning of the meditation, di ba? So that's why nga nag-offer kami niya ng meditation class for us to actually broaden or malawakan pa natin yung mas maunawaan pa natin lalo yung salitang meditation. Pero syempre, we'll not discuss it here because I will be giving a meditation class. So for those of you who are interested, you can just contact me personally and then we'll teach you and share with you a simple process of what we call meditation, yoga meditation. Okay, but still, meditation helps, di ba, sa mental health natin. Any kind of activity na parang... Yeah, even music, di ba, kasi meron naman talagang music therapy, di ba? Kasi kahit nga, ano eh, di ba, meron akong isang channel, yung pag-alaga ng isda. Yung pag-alaga ng mga ornamental fish, di ba? So, it can lower the stress hormones of the body. Okay? Pero syempre, talking about yung stress lang yun. Stress, mababaw lang siya. Like, mababaw lang ng mga na-experience natin yan. Dahil yung ingay ng kapitbahay natin dahil madalas yung nag-video okay. Or yung kung anuman, di ba? Pero meron pa yung anxiety, may mga level yan eh, mga level. And depression. Lalo na po pag na-impact po sa katawan mo. Yun nga. May, ano, may negative impact po talaga siyang grabe sa physicality mo. Parang yes. Mabar down na lang po ang level. Yeah. You know why? You know why? Because, well, i-share ko lang, ano, because in the ancient yoga scripture talaga,
Merong, it was stated that in order for us to have a healthy body, you need also to have a healthy mind. So yung healthy mind goes with your healthy body. Diba? So kailangan talaga, yeah, so meditation actually helps us. Of course, sa meditation naman ay, tawag dito, tinutulungan tayo dito yung pagkilala sa ating sarili, understanding who you are as a spiritual being, and then your connection to others and to God. So, yun yung pinaka-essence. And of course, yung practical na pag-apply. Yun yung pinaka-importante kasi dun. Diba? Because there is the problems, totoo yung, diba? Sabi nga natin, yung mga mabigat na mga dinadala sa buhay, totoo yun. So, we need also a real solution. Alright? So, ano pa ba? Uy, lapit daw tayo sa mic. Pasensya na kayo, ha? Kasi, yung ating mic ay ginto, eh. Alright. So, anyways, pasensya na because this is our first episode. Hindi ko na nga yata ito itutuloy, eh. Because, nahihirap. Alright. So, okay. So, as we continue tayo, ano? Okay. Alright. Bilang kabataan, ano ang, sa tingin mo, okay, kasi belong ka dun sa youth sector. Ano? You are in the youth sector. Bilang kabataan, ano ang mga number one factor na na-experience mo or nagkukos sa'yo ng somehow or the other, depression or anxiety? Comparison. Personally sa'yo. Yeah. Comparison na, for example, sa'yo sa ibang tao. Masyado ko pong kinukumpir yung sarili ko sa iba. So, the point na parang nati-take over niya na po yung all me. Parang ganun. Okay. So, the point na tayo ko na para. So, parang nawalang ka na ng drive. Tapos, so, minsan, parang, pag nangyari ko yun, parang, ano, ina-post na lang po ako, parang, I give myself time to okay. take a break. Mm-hmm. Breathe. Yes. For 10 seconds. Okay. So, you... 10 okay. Parang nagpo-pause ka, no? Yeah. Yeah, we, kami rin mismo, mayroon kaming tinuturo na tinatawag namin na Gauranga breathing. So, this mantra meditation helps us clear the mind, purify the mind and our heart. So, parang binibigyan kanya na mas stable na ground para talaga maintindihan mo lalo pa yung deeper meaning of life. Diba? So, if you're interested, again, you can contact me. Diba? And you can message lang, libre lang naman. We are also offering it free. Diba? Okay. So, next. Sa tingin mo, makakatulong ba ang pag-practice ng meditation? Opo. Sobra. Sa bataan. Sobra, sobra. I think, kung lahat ng mga kabataan ngayon nagme-meditate, just na lang. Hindi, pero mayroong mga iba kasi kabataan na they're sarcastic, di ba? Iininom na sa nanpali. Ayun na, ayun na. Irinom na sa nanpali. Nakapot up sila ng ego nila eh. Okay. Sabi na, ba't koron na yun, mangyayaan pa din ng mga muro meditate. Oh. Well, you know, yeah, talking about the individuality of the youth, syempre, may mga iba-iba man talagang, oo, mga sabi natin, iba-iba din kasi yung degree, oo. Pero syempre tayo bilang nagpa-practice, personally ako, for example, nagpa-practice ako ng meditation, yun yung ating, sabi nga, attempt, di ba, na somehow or the other, ma-share natin yung meditation. So that's why nga nag-come up tayo dito eh, sa talk na to. Pero syempre, it's up for you, to them, to decide, di ba, so no pressure. Diba? So, hindi rin natin kinukumpira. Diba? So, walang kumpira. Okay? Compare. Diba? But still, positive siya. Positive. Yes. Sobrang positive po ng meditation. Lalo na ako sa mind, lalo na ako sa sarili, lalo na ako sa attitude. Like, pag ako po nag-meditate and after ko mag-meditate, kitang-kita ko agad yung result na parang sobrang gaan ng pakiramdam, sobrang ang pag-interact ako po sa mga tao, parang... You gain positivity. Unang-una, you can experience clarity of the mind.
diba? Kasi hindi ka ma- kasi yung isipan natin, marami siyang thought, mga negative thoughts, 'di ba? Yun yung meron akong diniscuss niya, 'di ba? Natutulungan pa ako ng meditation to overcome my negative thought, 'di ba? So, which is true. 'Di ba? Pero well, talking about also my experience of practicing meditation, 'di ba? But syempre, hindi nga natin aalis eh kung gusto lang naman, 'di ba? Kagaya nito ni Carl, hindi ko naman 'to pinilit. Diba? So, siya rin mismo yung nag-decide. Alright. Okay. So, ano pa? Alright. So, talking about, balik tayo dun sa content ng iyong music. Okay? Musika ng iyong rap. Ano ba yung, basically, ano yung mga tungkol saan ang iyong sinusulat? Tungkol sa, ano po, tungkol sa, una po, nag-start po ako sa, tungkol sa society. Okay. Society natin. Ano ba ito, mga, corrupt ba itong mga politiko? Oh, mga ganyan, ganyan. Bulok na sistema ba? Mga ganyan. At least you have the guts, no? At least you have the courage. Okay, be sige. The, be the voice for those who can talk less. Okay. So, yun yung content mo. Parang ganun. Parang society, social awareness. Like that. Galit mo ako sa sistema nun. Hindi ko pa, wala pa ako akong buwang. Pero, well, that's very unique because I know pag ganyang edad, anong ano, edad yun? 16? 17? Oh, let's say you're like 16 years old, di ba? I mean, pag 16 ka, di ba, mga cutie patutski yung mga gusto ng mga kabataan, di ba? Love song, di ba? Mga... Meron yun, may halo na mag pero... Siyempre, natural man yun. Pero ano daw po yung kulab kita? Ay, ako, hindi pa ako. Ay, hindi ako nagla-rap, di ba? Hindi ako marunong yan. Okay, usapan lang, usapan pwede. Okay, alright. So, tag dito. Tapos ngayon, parang, ano na, parang, yung content ko ng mga sulat ko ngayon is tungkol na ho sa pagpapalawak. Ng iyong isipan, consciousness. Okay, so. That's very good. Diba? I know, siyempre ikaw, Carl, you're intelligent enough and mature. Wow. Ang dami ka ng ano sa akin. Point. But you know, isa nga yun sa ating objective, sa yoga meditation practitioner, na somehow or the other, if a person appreciates the process, you can actually uplift your consciousness and uplift others. Diba? If we understand yung ating, ang tawag dito, connection natin sa Diyos, through yoga, and then you can also understand your connection to others and to this world. So that's yung pinaka-essensya. So ngayon, merong lalim, yung sabi nga dito, merong lalim yung ugnayan na yun. So instead of you become angry of the society, you offer them a solution. Tama? Kaya nga, di ba, sa mga... Because I do believe sometimes the artist or the musician, they are the voice ng society. Sila yung naga pinapakita nila. Oo. Kaya nga meron din siyang kaakibat na responsibilidad. Sobrang bigat ng responsibilidad. And at the same time, sobrang thankful na kasabay kami sa responsibilidad na ito na magpahayag. Oo. Diba? Kasi kayo yung pinapakinggan, kayo yung parang nandyan, di ba? Nilalapitan ng LGU. Uy, kanta nga kayo dito, di ba? O, ganyan, di ba? So, and at the same time, meron kayong responsibility. Kaya nga kasi, you know, there is a saying, what you hear, what you see, will affect your consciousness. Naniniwala ka doon? So, ano yung pinapakinggan mo at hindi naman nakikita mo, that will also affect your consciousness. Yeah, you need also to observe, and at the same time, kailangan mo rin mapanuri. Di ba? Kailangan mo rin mag-isip. Di ba? Tama? Kasi hindi ka lang pwedeng swallow ka lang ng swallow kung ano yung tinatapo ng social media. Di ba? Tama ba? Kasi hindi naman porke sikat yan. Totoo. Tama? Ah! Boom! Right? Three times in a row. Di ba? Kasi hindi naman porke popular is true. Sometimes, yung mga less popular, sila yung mas merong point at
nakatulong. Diba? So, yun. Alright. So, dito na siguro natin tatapusin itong ating maikling kwentuhan. So, bagamat maikli lang to, siguro hindi dito magtatapos to. No? Di ba? Ipupush ko pa ba to? Masaya ba? Masaya? Masaya? Ah? Anyways, Carl, saan ka ba nila matatagpuan sa social media? Matatagpuan niyo po ako sa Kinali. Joke lang. Sa ano? Sa social media, sa Facebook, Carlo Campit. Sa okay. YouTube, Carlo Campit. Sa SoundCloud, Carlo Campit. Mm-hmm. May grupo rin ho kaming page. Oh, sa Facebook page po, Carlo Campit. And sa personal account ko po dyan, Carlo Campit. Interesado kayo mag-collab. Hit me up. Dyan, Carl. Alright. Diba? So thank you very much, Carl, for this very wonderful and beautiful conversation na ito. So maraming salamat din pala sa mga nanonood. Salamat. By the way, pasensya na po yung ating sound. Ano? We can improve. Pwede pa naman natin improvein to. No? So baga meron dyan mag-sponsor ng mic, baka naman. Hindi naman. Joke lang po. No? So, okay. So maraming salamat din sa mga share nitong video na ito. So this is not the hindi ito yung una, 'di ba? Meron pa itong mga susunod, hopefully. Okay? Oo. So thank you very much. So shout out tayo. Meron kayong shout out? Shout out Joel Taraskate. Jolo. Okay. Jolo Bigas. Jolo Bigas. Balsam and shout out kay Abstract na nanood siya kanina. Salamat, boys. And right. Yun, salamat sa mga sumusuporta ng music. Salamat sa lahat. Salamat kay Direk. Salamat. Sir. Yeah. Thank you very much. Umayo pa siya mula Bongga Patapak. Grabe naman. Alright. So, hintayin nyo rin ako dyan sa mga lugar nyo, no? So, thank you very much nga pala dyan, Carl Campit, no? Kasi nandito kami at binigyan mo kami ng espasyo dito sa inyong lugar, no? Maraming salamat. So, thank you very much. This is the end part of meditation and youth resiliency. So, sana meron tayong natutunan sa simple at maikling usapan na ito. Alright? So, bago tayo magtapos, Carl, meron kang ipi-perform na awitin. Okay? Paano natin yan yung beat natin? Or we can remove this and then directa ka na sa cellphone. Okay, tapos dito mo yung beat. Speaker. And then... Tama ba? Speaker? Yun. Yeah, dito. Okay. So sandali lang po, no? So, ano ba yung title ng iyong awitin? Kabuuan. Ha? Kabuuan. So ano ba yan? Tungkol ba saan yan? Tungkol sa buhay. Buhay. Yun. So, ibibigay natin yung ating spasyo kay John Card. Rinig ba? Yes, sir. Shoutout sa lahat. Shoutout sa lahat. Hindi bigla ang nagising. Kulay ng buhay, kitang-kita ko habang nakangiti. Malumanay na kumbati sa iyong sarili. Katuwang mo ang iyong isip sa kung anong nais mo masilip. Maramdaman mo ang pananat, mahawakan, panindigan. At kung hindi gumana ay gumana na yan. Sa di mo inakalang paraan, ibabalik ang iyong hangat. Pasalamatan mo na lang ang sarap mamangka sa sobrang labaw na sapa. Lalo na pag di ka pa at walang dalang mapasunog. Baga ka na ba mayari? Musik at pagbibig lamang ang dalag-dalag na siya. Ang kasya-tasya sa aking pagka. Dala, mati na sa sarili, kinimpim. Baka.
payong nakapatong na problema sa silid. Binibitas ko lang pala yung dati na itinanim. Sige, hingalim lagi pala tanda ang buhay ka. At nang mapagbigyan mo rin, hinihiling ng yung sarili kong pagod na'y bahagya. Umiga na lang muna at kung marami kang tanong, sagot lagi ay pag-ibig. At yun ang dapat mong maramdaman. Salamat po sa lahat! Yun na, mag-stables. Alright. Naputol, lalobat yung speaker. Okay, so thank you very much, Char. So yes, yan ha, so sana kayo po ay nasayahan sa kwentuhan na ito, no? John Carl. Thank you. Salamat. Alright, so siguro this will be the end of the meditation and youth resiliency. And then sa sunod naman po ay meron tayong mga topic. August is considered as the peace month. Peace month? August. Yes, peace. Dahil natunan today. Diba? So basically, we'll be sharing meditation and peace. Because naniwala tayo that for the world to be peaceful, we need to be peaceful within. Mismo. Okay, so we'll be sharing with you some insights about meditation practice and what is the real peace formula. Alright, so that's it. Thank you very much. Thank you. Peace out. It's a wrap. It's a wrap. It's a wrap. Salamat.